Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots! Magandang mga ka-Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko po na bawin nyo, maayong buntag sa inyong atanan. At sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello, magandang araw po sa inyong lahat or gabi. No? At sa kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat. So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, bago ako matulog, ay ang pinagkakaiba po ng dalawang First Lady na Marcos, si dating First Lady Imelda Marcos, at ang bago at ang kanyang manugang na isang palakang First Lady. Kung ano yung kanilang pagkakaiba no bilang First Lady. So makikita mo dito dahil pag-usapan natin yung baha. Dahil di ba kamakailan dumaan si Bagyong Karina pumunta ng Taiwan tapos after Taiwan niya naman nalasa pumunta sa naman sa China ang hinayupak. So ito, pag-usapan muna natin kung ano ba, paano si Madam Imelda dati bilang isang First Lady at ang kanyang manugang ngayon na budlat ug mata. Ito, may pinos dito si Chrisette Laurita Chono. sorry. Nung kapanahonan ni First Lady Imelda Marcos, so ito yun o, during baha din to. So ayan, si First Lady Imelda Marcos, ayan, may mga bangka na ni-rescue, ganyan. So ito, basahin natin, no? Yung sinulat, ito pinos ni Chrisette Laurita Cho dito. Si Madam Imelda Marcos, may ano din, malasakit dati sa mga mamamayan, no? Panahon ng kalamidad, andyan din siya. So ito, sabi ni Chrisette Laurita Cho, Imelda Marcos doing relief efforts during her time as a First Lady. So, mabuti pa si Madam Imelda dati namimigay ng mga relief, no? Nung siya ay First Lady. Story on print tomorrow, First Lady Imelda and her legacy of disaster response and how I may picking up where she left off. Ito on Manila Bulletin Lifestyle written by Eliza Romualdez Valtos. So, kamag-anak din pala niya or kapatid ba or pinsan niya itong nagsulat. Pero at least si Madam Imelda nung pagkapanahonan niya, gumagawa ng pagtulong. Ginampanan niya yung kanyang pagiging First Lady na tumutulong siya sa mga tao nasa panganib, kawawa dahil nabahaan or kung ano pang klaseng mga kalamidad ang dumarating sa Pilipinas during her time, no? May malasakit ang First Lady Imelda Marcos. Hindi lang maganda, may maganda din siyang kalooban. Na siya namang kabaliktaran sa kanyang palakang manugang. Yung nagpipiling alta sa part pala ng kanilang pamilya ng mga Aranita, yung pamilya pa ni Liza Marcos, yung pobre. Google niyo. Tapos, siya pa itong mapang mata. Porkit malaki mata niya. Panahon ngayon na Bagyo Karina, mga lalabs, mga vayots, partida. Si Liza Marcos ay isa, hindi lang First Lady, kundi isa siyang auxiliary Vice Admiral ng Philippine Coast Guard. Ano ba trabaho ng Philippine Coast Guard? Nagre-rescue. Hindi lang mag-swimming doon sa West Philippine Sea. Hindi lang mag-patrolya doon. Pag may kalamidad, isa sila sa tumutulong sa mga kababayan na apektado ng baha or lindor or kung ano pa.
si Lisa Marcos bilang Vice Admiral. Anong ginawa? Niwala ka nga makita sa kanyang post, sa kanyang social media dito, sa kanyang Facebook. Andito ako ngayon. Na nakikidalamhati sa mga kapwa Pilipino na apektuhan ng baha, nasira ang kanilang mga pananim, yung mga magbubukid, mag-uuma, yung mga nag-aalaga ng hayop, siyempre maraming mga ano, mga alaga lang sira, yung mga may mga fish pond, ganyan. Wala siyang pakialam. Dahil sa mga kababayan na sira na yung mga yung kotse gaya ng anak ni Aiko Melendez, o hindi napigilan ng sasakyan ni Andre, naanod sa baha ang sa kanyang kotse. Wala ka man lang makita sa post mo na nag-post si Lisa Marcos na nagdalamhati. Anong post niya ito? Puro happy-happy ang kanyang pinopost sa kanyang social media. Feeling talaga ng First Lady na nasa pedestal siya, no? Super alta. Pero hindi naman bagay sa kanya. Ayan, oh. One day ago. Kahit punta kayo sa kanyang Facebook account, wala kayo doong makikita na nagpo-post siya na nagdadalamhati. Ayan, oh. Puro sosyal ang ginagawa ni Lisa Marcos. And take note, mga lalabs, mga vayots, ito, binuksan yung museum. Sa halip na siya, pupunta sa kung saan. O, tingnan mo, batignaong na First Lady. Dapat siya mamigay ng mga tulong, gaya ng ginagawa ni Madam Imelda Marcos nung siya ay First Lady. O, anong ginawa niya? Punta siya doon, nagbukas siya ng museum doon sa, saan to? Sa Baguio? O, Presidential Museum sa Baguio Mansion House. O doon siya magaling, pasosyalan. Hindi din naman sosyal ang pagmumukha at katawan. Bang nagpipiling ka? Eh, pasalamat na nga lang siya dahil binigyan siya ng panahon ng, ano ba? Ng taong bayan, no? Para magiging presidente ang kanyang asawa. Tapos nag-iinarte ka, hindi ka naman din kagandaan at kasiksihan. Hindi ka din makinis. Ang klase ito. Wala, makikita mo talaga, walang malasakit si Lisa Marcos. Walang malasakit sa mga mahihirap. Ginagamit lang ang mga mahihirap ng putragis na to. Para lang sila. Ay. Nabudol nga, pero okay lang. Learn a lesson. So yung mga yung kanyang ambisyon ng kanyang anak magpresidente sa 2024, huwag ka nang mangarap. First Lady Lisa Kukak, Aranita Marcos. Unless, kung imarsyalo ninyo ang Pilipinas, kahit po magmarsyalo kayo, di nauobra bakit? Mag-people power din ang taong bayan. Kalayasin din kayo sa malakan niya. Mangyayari din yung ginangyari dati. May asawa na ba si si BBM dati. Binata pa nung pinalayas sila sa Malacanang. Kang mag-alala, Lisa. Kung mag-iinarte ka pa ng mag-iinarte, sasapitin mo din yung sinapit ng biyanan mong si Imelda at ang kanyang buong pamilya at ang asawa mo ngayon. Huwag kang pakapanti, pagkapilingirang alta ka sa siyudad, pobre ka pala na Aranita. Tapos ngayon, kung makaasta, akala mo kung sinong mayaman. Ba talaga kilalang napakayaman nila. Yung Aranita, kilala. Sa ni Marrojas, yun, yung mayaman talaga. Oh. Sila hindi. Hindi din sila pobre. Pero hindi din sila mayaman, na as in na mayaman. Walang malasakit si Lisa Marcos. Pa photo op lang, party-arty lang, imi-imi ang kanyang ano, pagiging tawag dito. Vice Admiral dyan sa Philippine Coast Guard para lang
Yung bang, yung inggit sa katawan ni Liza Marcos na kung anong meron si BP Sara, gusto niya meron din siya, eh magparito kika, gayaan mo mukha ni BP Sara. Gayahin mo din yung katawan ni BP Sara. Grabe yung laki ng inggit sa katawan ni Liza Marcos kay BP Sara, reservist si BP Sara. Ah, nagbayad din siya, pira ng taong bayan para magiging vice auxiliary, vice admiral. Hindi din naman lumangoy doon sa mga baha, nag-rescue ang piste. Mag-inarte pa siya. Hindi siya lulusob doon sa baha, mag-rescue sa mga Pilipino doon na apektado sa baha. Hindi din naman maganda ang kutis niya, hindi siya maganda, hindi siya sexy, nag-iinarte. Kung si Peebles Kunanan nga, 10 hours na lumusong sa baha, ito pa. Mga anak ni Liza Marcos, hindi man lang tumulong na nag-rescue. Samantalang si Gerald Anderson, guwapo, mapira din. Pero, ayun, tumulong. Nag-rescue ng kababayan na apektado ng baha. Samantalang itong mga anak niya, hindi na nga kagwapuhan, babakla-bakla pa, maarte. Dito mo talaga makikita na ang Marcos, itong pamilya ni Liza Marcos, itong Bongbong Marcos, nandidiri sa mga mahihirap ang mga pisting yawa. Wala na kayong babalikan pa. Pagdating sa politika, kahit magbigti pa kayo dyan sa ano, sa bayang Magiliw dyan sa harapan ni Rizal. Dito mo masasabi na talagang never again sa mga Marcos. Kaya, Imee, kahit ano pang paarte-arte niya, kapatid pa rin niya si Bongbong Marcos. Tahimik ka siya pagdating doon sa video ni Bongbong Marcos na lumabas. Silang lahat, buong pamilya. Sandro, nung tinanong, expected daw na lalabas ang video ni ng kanyang tatay. Imee, wala, never mo narinig na hindi gumagamit ang ading ko ng pinagbabawal na gamotor. Gumagamit yan noon, binata pa, ngayon hindi na. O Liza Marcos, in-interview ni Tunying, wala. Never din yung sinabi yun na gumagamit or hindi gumagamit. Bongbong Marcos mismo, nung tinanong, after nung ibinulgar yun ni dating Pangulong Duterte, tumawa lang. Dahil nga, totoo. Nung nabulgar ngayon yung ano, pinatanggal na doon sa Facebook, wala na, yung 16 million dahil malaki din yun eh. Na yung nag-post na yon na parang vlogger, eh 16 million. So, kailangan tanggalin yun dahil nga, eh banta na yun, marami ng views, 16 million views na nakapanood. Eh kahit tanggalin man yon ng kampo ni Marcos Jr., ano pang saysay? Kung 16 million nakapanood doon sa iyo, nagsumisinghot ka, at may pa, ganun ka pa sa... para kang nakakita ng butiki doon sa kisame. Parang kinakapos na yung hininga si Bongbong Marcos, hindi pa natuloyan doon, no? Kung inatapos na doon. Parang bakit hindi pa yun na ano, no? Yung bang kung tawag sa amin, sinilok yung tawag dyan. Parang nakabarado yung kung ano man yung sininghot niya dito, tapos kinapos siya ng hininga, hindi pa natuloyan. Ay, nakuto. So dito makikita mga loves, mga bayots, na talagang walang kwintang first lady si Liza Marcos. Hindi na nga maganda, hindi na nga sexy. Yung kotes niya, Diyos ko po, maganda pa kotes ko kahit ako'y katulong. Makinis pa ako kaysa kanya. Ito, yung liig ko, O, tingnan mo. O, tingnan mo yung liig ni Liza Marcos. Kumbaga sa aming salita, eh, ano ba yun? Yung tagip-tip, yung parang may maraming libag dito, ganyan yung kay Liza. Iinarte. Talagang the best si Imelda. Hindi lang maganda. Eh, may maganda ding kalooban. Si Liza, oh Diyos ko, pati nangagnaong arte pa, murarabagwa pa. Sabihin na naman ng mga manonood itong fans niyan, eh hindi ka rin maganda, eh hindi naman ako first lady at hindi ako umaastang mayaman sa alta. Eh, tapos sabihing mayaman, sa dami niyang ninakaw dyan sa PCS o sa Salon Beton, hindi niya mapakinis yung mukha niya at saka yung liig niyang
parang kung tingnan mo eh, isang damakmak yung libag.